Hi, Ate Rosa. Ang masasabi ko po sa pagkain na niluto ni Ate Rosa. Ate Rosa! Esto comida no está bien. Mal. Morning po mga amigo. Good morning, good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estoy bien. Qué guapa mi mamá. Sí. ¿Por qué guapa Gracias. Hoy? Guapa, contenta, sí. No pensar mucho. No. Solo pensar qué? Solo pensar de qué? Trabajo. ¿De trabajo? Sí. ¿O de qué clase de comida? Vamos a cocinar. Así. Magandang tanghali po sa inyo mga amigo. Tanghali na po dito sa Equatorial Guinea. Talaga naman po, napakainit po sa labas. Alam niyo po, kanina, paglabas ko ng opisina, yung init, grabe. Sabi ko, kawawa naman ako yung mga ibang mga nagbubuhat dito sa mga warehouse. Talagang sapak ng init, sobra. Kaya nga naman ay ang mahirap pa po dito, di ba, yung mga lokal, walang libreng tubig, ah. Hindi libre ang tubig dito. So, sila, bumibili pa sila ng tubig para makainumisan. Maraming pumapasok sa opisina, nanghihingi sa akin ng tubig. Nako, bawal yun eh. Bawal na magbigay ng tubig. Kasi nga, meron silang sahod. Pero minsan, inaano ko na lang. Sige, yung ininom ko, minsan kumuha ko sa basos, binibigay ko. Kasi nga, kawawa yung mga lokal dito pagka may mga container tapos nagbubuhat. Walang tubig na mainom. Kaya yung iba ay dumudugo ang ilong sa sobrang init, sobrang pagod po. So, ayun po mga amigo. Ngayong araw po, may gagawin po tayo sa kanila. May gagawin po tayo sa lang. May inuluto po tayo. Meron ako nilabas dito na tilapia. Ayan. Tilapia pilete. Pilete de tilapia. And then, susubukan ko po sila. Si Ate Rosa siguro ang susubukan ko kung ano ang pwede niyang iluto dito. Sabi ko, gumawa siya ng pagkain na natutunan niya sa akin, na natutunan niya sa atin. And then, tingnan po natin kung anong pwede niyang iluto dito sa pilete de tilapia. Bahala na siya kumuha ng mga ingredients dito. Kumpleto naman kami dito dahil bagong sahod. Opo. Bagong sahod. Ngayong bigaya ng food allowance. Kaya ang ganda nga po sa company namin. Kaya ang hirap umalis sa company namin dahil po libre ang food allowance. Napakapalad po namin mga Pilipino dito sa Equatorial Guinea dahil libre ang bahay, libre ang sasakyan, libre ang lahat, libre tubig. Yun po. Maraming libre po sa company namin na talaga pong aming na-appreciate. Kaya nga lang po, pag nagtatrabaho kami, trabaho kong trabaho. Walang petics. Kahit may nakakita o may nakakita sa trabaho o wala. Nakikita nyo po ang napakaganda! Kaya guwapa! Bagong sahod, tapos ganyan, no? Bagong mga damit, di ba? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bien, ¿no? Ahora vamos a cocinar. Ahora hay aquí pilete de tilapia, ¿no? Esto pilete de tilapia, preparar una comida, yo enseñar antes, ¿no? ¿Qué tú pensar? ¿Qué tú recuerda? No me importa qué clase de comida tú puedes hacer. Hay mucho ingrediente aquí, ¿no? Ate Rosa, director de cocinar, de cocina, ¿no? Tú enseñar qué puede preparar, ¿no? Hay mucho ingrediente aquí, ¿no? Mira, oh, ahora naka-LL, oh. Mucho ingrediente, sí. Así, oh. Después hay más ahí de una, libera mi habitación, hay más.
ay verduras todos, no? Pero recuerda que pwede tu preparar para esto filete de tilapia, no? Entiende? Vale? Solo esto 30 minutos para terminar todo, ha? Esto trabajar o juntos, no? Para todos, no? Ahora preparar, no sé qué tú quieres preparar, no? Vale? Para esto tilapia de filete de tilapia. Ajá. Sí, vale. Uno, dos, tres, ya, cocinar. Ate Rosa, ¿qué comida tú preparar para este filete de pescado? Vamos a cocinar sopa de coco. Ah, sopa de coco. Sopa de coco. And then, ayan po mga amigo, magluluto sila ng ginataang tilapia daw po. Sopa de coco. Yan ang gusto nyo ni Ate Rosa. Natatandaan ni Ate Rosa na yung pagkain na ito talaga, dahil sarap na sarap po sila sa ating ginataan. Ayan po. Niligyan nila ng kaldo at asin ang tilapia. Then, hindi ko alam kung ano ang gagawin nila. Basta, gawin nila ang makabubuti. Kung ano ang tama. Kung papaano nila iluluto itong ginataan na to. So, meron po siyang nilagay na arhina sa Mami Kuana. Awal to tiyan ay koko. Si ay koko aki. Ay koko de... Koko rayado. Ay koko rayado, si. Está de... de arriba de... Ay de Nibera. Si. Pero también esto, ay koko... No. Esto ah, no está bien. Tunok, tukere natural. Natural. Aba. Gusto niya tirosa ng natural na koko. O natural na gata. Ng niyog. Ate Rosa, ha? To Chef Oy. Director de Chef. Asi. Si, insinyal, insinyal todo. Asi. Lahat po nang nagluluto dito, actually si Ate Rosa po talaga at si Mami Kuana ang the best po na pag tinuruan nyo po ay matatandaan nila. Hindi man po nila sinusulat ngayon, pero pag uwi po sa bahay, sigurado na isulat na po nila kung ano yung mga ingredients na itinuro sa kanila. Kagaya po nitong tilapia, ako yan, pilete, prito na lang, with sweet and sour. Oh, pero may natikman po ako na ginataang tilapia sa may Philippine Airlines, kung di po ako nagkakamali, nung ako po ay umuwi dati sa Pilipinas. Ginataang tilapia po. Tilapia fillet din po ang gamit nila, tapos ginataan po nila, nilagyan po nila ng tanglad. Napakasarap po, wala pong kalansa-lansa. So sabi ko, galing naman, tapos ang ice cream pa noon ay kung di sa Magnolia o Selecta. Selecta ice cream yata. Basta ganun po sa Philippine Airlines. Kaya sabi ko, nakakatuwa para akong kumain sa bahay. Ano naman ang ginagawa nila? Oh. Merong luya, may bawang sibuyas, may sili, at saka talong. Pinirito muna nila yung isda. At eto yung ating gata ng niyog. O, diba? Ang galing ni Charosa. Ayaw niya ng gata sa lata. Hindi naman, okay naman kasi ito. Ito, okay naman ito. Masarap din naman ito. Kaso mahal ito. Alam niyo kung magkano ito? Kung hindi ako nagkakamali, 300 pesos po. 300 pesos. Tapos ito, nabili ko ito, sale ito, 50 pesos lang. Tapos meron ako nabiling peanut butter, 300 pesos. Yan. La viña, pronto, pronto. Cocina pronto, no es tiempo de... La viña. La viña ang tawag ni... Pronto. Pronto. Ahora no tiempo de drama. Ipapakita ni Sarah ang totoong ugali niya. Hindi siya api-apihin, hindi siya nagpapa-ape. Ipinirito po nila ng kaunti yung tilapia. Ayan. Tulong-tulong po ang lahat mga amigo. Ayan. O diba? Ganon kasaya magluto na kasama ang ating mga lolas. Naglagay ng mantika si Ate Rosa. Jinjabi, kaya ginger. Luya! Naglagay ng luya si Ate Rosa. Cebolla. Así. Ajo. Ayan. Después que, pag yan ang way ni Ate Rosa ng pagluluto ng ginataan, inuna po ang talong.
At sabi niya, pag naluto raw po ito, kasama ng ating gata ng nyog, tsaka niya lalagay yung isda. Ang isda po ay luto na kasi, ayan, pinirito na po. Yan din po ang napansin ko sa kanila. Pag nagluluto po sila, inaayos po nila sa kaserola. Ayan. Naayos nila sa kaserola, tugkagay ng pambota. Tapos, tinatakpan nila. Para pong ano sa atin, parang nagpapaksiw. Ganun po. Magkakasama lang. Ayan. Ganyan ang estilo ni Ate Rosa sa pagluluto ng ginataan. Pero kahit po sa ano, pag nagluluto po ako ng tilapia dito, kasi frozen yung tilapia dito, piniprito ko din talaga. Mas masarap po iprito yung tilapia. Pero pag fresh ko yung tilapia, kahit naman hindi siya iprito. Ayan. Agua de coco. Ayan, sili. Nilagay po ang sili. At kaunti raw pong asin. Sabi ni Tia Rosa. Yeah. Poco de sal. Ito na po yung ating last batch ng tilapia na pinirito. Nilagyan po nila ito ng caldo, seasoning or at saka harina. Después to poner to insima. Ayan, inilagay po ang isda sa ibabaw. Ang bango po mga amigo ng ating ginataang tilapia. Diba? Hindi nga naman madudurog siya kapag pinirito. O, diba? Ang galing ni Ate Rosa magturo. Aha. Así. Después comer. Ang galing ni Ate Rosa magluto. Oh, di ba? Hindi nadurog ang tilapia. Oh, di ba? Ayan po mga amigo, tayo po ay kumain ng ginataang tilapia na luto ng isang Aprikana na nasa ilalim ang gulay. Ayan, iaayos pa pala ni Ate Rosa. Ang kanyang niluto. Galing! Sabi ko, kapag ako yung iba ang nagluto, sigurado magkakadurog-durog ang isda. Pero si Ate Rosa, hindi niya nadurog ang isda. Ayan po mga amigo, tayo po ay kumain ng ginataang tilapia o coco, salsa de coco, sopa de coco con filete tilapia na niluto ng mga Aprikana. Amen. Titikman po natin mga amigo ang niluto ni Ate Rosa na ginataang tilapia. Titikman po tayo mga amigo. Titikman po natin mga amigo ang niluto ni Ate Rosa na ginataang tilapia. Hi Ate Rosa. Ang masasabi ko po sa pagkain na niluto ni Ate Rosa. Ate Rosa! Esto comida no está bien. Mal. No está bien. La verdad. No está bien. ¿Por qué tú poner así, 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 así? No está bien. Sin colocar bien. No está bien. Ay. ¿Qué clase de comida esto no está bien? Ate Rosa, esto no está bien, la verdad. Esto muy bien. Oh, ayan o. Exagerado. De muy bien, la verdad. Napakasarap. Masarap, Ate Rosa. No? Angela, sí. Comprobar. Napakasarap po, mga amigo. Masarap, Rosa. No? Sabi, no? Sin mentir, no? Sin mentir. Masarap. Masarap po siya, mga amigo. Ang sarap na magkakaluto ni Ate Rosa. Kasi yung una, yung nyug niya, syempre, presko. Tapos,
Hindi na dulog yung tilapia. O, yan. Pakakain mo siya, oh. Medyo crispy pa nga siya, eh. Po, nagtatapos ang ating video, mga kababayan ko. Natapos ang ating video ng pag-ganun-ganun na lang. Pero, masaya, syempre, dahil hindi nila nakakalimutan yung mga tinuro natin sa kanila. So, maglabas tayo ng pagkain dito. Si Mami Kuana po talaga, kapag minsan, sabi ko nga po, like kung nasasabi sa inyo yun na pag nagluluto o may gusto akong paluto kay Mami Kuana, automatic yun. Sabihin ko lang kay Mami Kuana, kung sinigang, sinigang, kung munggo, munggo, kung adobo, adobo, alam niya na yun. Ngunit, itong araw na to, binigyan natin sila ng isang ingredients and then bahala sila kung ano iluluto nila. Pero ang galing, di ba? Ang galing na mag-isip ng pagkain Pilipino na pwedeng iluto at bigyan mo lang sila ng isang ingredients. At bahala na sila. So, nakaka-proud po bilang isang Pilipino dahil naituro natin sa kanila yung ganitong klaseng pagkain na kung saan ay pag nawala na si Kuya Raul dito sa Guinea Equatorial o si Kuya Guinea ay meron tayong naipamana sa kanila at sasabihin nila ito ay pagkain Pilipino. Salamat po mga amigo at kita-kita ulit tayo bukas. Adios, hasta mañana. Salamat po. Mabuhay ko kayo. Salamat po.